Good morning, guys! Welcome back sa channel ko, Your Jeep Doctor. Ngayong araw to, mga boss, tuturuan ko po kayo kung paano itono o yung carburetor tuning ng ating Mitsubishi Lancer 4G13 carburetor type, piston type carburetor ito. So ituturo ko sa inyo ngayong araw na to kung ano yung step-by-step procedure kung paano siya tamang itono. Tsaka kung ano yung mga kailangan gawin before nyo itono yung ating carburetor. First thing, syempre mga boss, kailangan normal operating temperature na ang ating makina bago tayo magtono ng ating carburetor. Kasi pag nagtono kayo ng carburetor ninyo na hindi yan normal operating temperature, once na ma-reach ng makina nyo yung normal operating temperature, magbabago yan kung ano yung sinet nyo nung una. Mababago yan for sure. Kaya pinakamaganda mga boss, painitin nyo muna yung makina nyo. O kaya mas maganda itakbo nyo siya kahit nga ilang kilometers lang. Siyempre guys, may advice ko, pinakamaganda, dapat ang air filter ninyo is malinis. Since air and fuel mixture yung kailangan nating iset sa ating carburetor, mapapansin nyo, kailangan ang air filter ninyo is napakalinis. Ayan, tulad yan. Puting-puti yung aking air filter kasi bagong palit yan. Ayan. Hindi kasi pwedeng maging restricted o mabawasan yung hangin na pumapasok sa carburetor natin. Kaya kapag nag-tune kayo na marumi ang carburetor natin, for sure, mali na yung magiging settings nyo kasi kapos or kulang yung hangin na pumapasok sa carburetor. Next mga boss, inspect ninyong maigi kung may mga vacuum lines or vacuum hoses kayo nang disconnect. Especially sa part ng carburetor na may mga vacuum ports dyan, baka naiwang nakabukas or walang connection. Kahit ito, pag umaandar ang makina, may vacuum yan. So kapag hindi ito nakakonect ng maayos dyan, vacuum leak ang mangyayari mga boss. Tapos dito rin sa, i-observe nyo yung buong paligid ng carburetor. Pinakamaganda, tanggalin yung air filter housing para makita nyo. May mga vacuum ports yan. Ito, pag natanggal to, automatically magkakaroon na kayo ng vacuum leak. So, hindi na magiging accurate yung pagsiset ninyo ng air and fuel mixture. Marami pang vacuum ports yan. Meron pa yan dito. Tapos, meron pa yan dun sa baba. So, check nyo maigi mga boss kung meron ba natanggal na hoses dyan or naiwan na vacuum port ng carburetor na walang connection. Kapag wala kayong ikakabit na hose, kumuha kayo ng isang vacuum hose na ganito, buhulin ninyo tsaka nyo gawing cap. Ipantakip ninyo. Ngayon, kung meron naman kayong vacuum hose dyan na nakita nyo, tulad yan, ayan, nakadisconnect. Walang nakalagay na hose dito sa tube, pero may hose na nakadisconnect. I-connect nyo lang. Baka nahugot lang yan. Diba? Siyempre, kailangan na rin nating ihanda mga boss yung gagamitin natin sa pagtotono ng ating carburetor. Unang-una, itong ating automotive tester. Itong, hindi lahat ng tester guys is pwede nyo gamitin sa pagtotono ng carburetor. Ha? Kasi, kailangan yung tester is merong tach function. Ayan, tachometer. Ayan, so meron yung 4-cylinder. 4-cylinder yung ating makina. So kapag kung ilan man yung cylinder ng makina nyo, kailangan nyo i-select yung ilipat yung selector. So make sure lang na tama yung selector na ginamit ninyo kasi pag mali, automatically mali rin yung magiging reading ninyo. Next, syempre yung ating vacuum gauge yan. Magka-partner lagi yan sa pagtotono ng ating carburetor. Yung kaisa-isang tool nga lang na gagamitin natin is napakaliit na screwdriver. Tapos mga boss, sa mga magtatanong nga pala sa ano ko nakabili nito, matagal na to sa akin, ilang years na to sa akin, pati itong vacuum gauge ko, ayan, luma na nga siya, tapos may basag na. Ilalagay ko na lang yung link doon sa description box tsaka sa pin comments para kung gusto nyong bumili nito. Ang presyo nitong automotive tester nito is nasa 1,499. Tapos itong vacuum gauge na to, nabili ko to, naka 5-in-1 kit pa to eh. Lumang-luma na yun, nasa 2,599. Marami siyang kasama. May RPM gauge, may compression tester, may timing light. Yan. Pero ito na lang yung natitira doon sa 5-in-1 kit na yun kasi matagal na, ilang years na rin. Tapos, pero meron din ito mabibili. Ilalagay ko na lang din yung link doon sa description kung gusto nyo bumili lang ng vacuum gauge. Yan. So start na tayo. Unang-una itong RPM gauge natin, i-coconnect na natin yan sa ating ignition coil. So yung ignition coil lang Mitsubishi Lancer mga boss nakatago. Andito yun sa distributor natin. May makikita kayong dalawang wire dyan. Isa dyan is positive, isa dyan is negative.
pero parehong dinadaluyan ng kuryente ang positive at negative na yun. Yung negative na tinutukoy ko is hindi body ground, mga boss. Negative ng ignition coil yun. So, yung positive line is ito. Itong block na to. Pag on ninyo ng ignition switch, meron na yung power. Pag on nyo ng ignition switch, kung gagamitan nyo yan ng test light, iilaw yung tester ninyo once na i-connecta nyo sa kulay black na wire na yan, once na itusok nyo dan. Doon naman sa kulay green wire na yan, ayan, yan yung negative ng ignition coil natin. So, dyan tayo magkakabit ng RPM gauge natin. Ayan. Ayan. So, iniipit ko lang yan dyan. Tapos, itong ating vacuum gauge, mga boss, intake manifold. Hahanap tayo ng vacuum source dito sa ating intake manifold na pwede nating hugutin na hindi makakaapekto sa kanyang performance while idling. So, ano yung vacuum port yon? So, dito sa ating carburetor, meron ditong vacuum port na gumagana lang kapag nag-aircon tayo. Ito yung ating idle up solenoid. Pansinin nyo, meron yang hose. Pag tin-raise nyo yan, ayun yan. Ayan. Tapos, eto siya. Ayan. So, kapag mag-tutono naman tayo ng carburetor, hindi natin ino-on ang ating aircon. Ayan, ito yung hose na yan. Yan, natatakpan na yan. So, ang gagawin natin, mga boss, kukunin lang natin muna yung hose na yan. Hugutin natin, temporarily, tapos ipapalit natin itong ating vacuum gauge. Mga boss, pag nagtutono ng carburetor, hindi rin nakabukas ang aircon, ha? Huwag kayo magbubukas ng aircon. And also, huwag kayo magbubukas ng any electrical component. Radio, aray ko, init. Radio, ilaw. Basta lahat ng electrical component nyo is naka-off. Ayan. Ayan. So, nakasuksok na siya. Ayan na. Tapos, ito yung ating vacuum gauge. So, ilalagay lang natin ito guys sa lugar na hindi siya malalaglag. Ayan. Ipit muna natin dyan sa ating wiper tank. Ayan. Since ready na, ituturo ko muna sa inyo mga boss kung ano yung mga gagalawin natin. So, meron ako ritong spare na carburetor. Ayan. So, spare lang to. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pipihitin natin na tornilyo. Kasi mahirapan na ako ipakita doon eh. Kaya dito ko na lang sa spare ko. Ito yung tinatawag na itong screw na to. Once na naka-install to doon sa ating makina, nakaganyan yan. So doon kayo sa right side. Itong screw na to. Ito. Ito tinatawag nating idle speed screw. So kapag sinabing idle speed guys, yan lang naman yung magsiset ng buka nitong ating accelerator. Ayan. So kapag pinihit nyo yan, counterclockwise, let's say nasa 700 RPM kayo. Pag pinihit nyo yan, clockwise pala rather. Pag pinihit nyo yan, clockwise, kung nasa 700 RPM kayo, tataas yung inyong RPM. Maging 800, maging 900. Depende kung gaano karami yung ikot na ginawa ninyo. So ito yung siniset natin for idle speed. So, isa pang screw na kailangan nyong pihitin is yung idle mixture screw. So, saan naman matatagpuan yon? Dito sa part na to ng ating carburetor. Ito yung ating idle mixture screw. Ayan. Pinipihit lang din yan. Ayan. Ng screwdriver. So, itong idle mixture screw na to is nasa likod naman ng carburetor. Pag naka-install sa ating makina, nasa likod ng carburetor yan. Andito sa part na to. Saan na siya? Ah, hindi ko siya mapakita. Ayan, 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 tatata. Ito siya, yan yung idle mixture screw natin. Okay. So, meron nga pala, bago nga pala ako mag-start mga boss, meron lang akong babasaging myth o haka-haka tungkol sa pagsiset ng idle mixture screw. Sabi nila mga boss, sa pagsiset daw ng idle mixture screw, sarado mong maigi hanggang sa sumikip. Sarado mo lang daw ng maigi yan. Wait lang. Hanggang maramdaman natin yung tension na sumarado na siya. Ayan. Tapos, pihitin mo lang daw yan counterclockwise 2.5 turn. Okay na. 1.5. 1.5. 2. 2.5. Ayan. Ganun daw ang pagtutono ng carburetor. So ako mga boss, sasabihin ko sa inyo, isa yung malaking kalokohan. Isa yung malaking haka-haka. Bakit mga boss? Ganito yan. Maraming nakaka-apekto sa performance ng makina natin. Kaya hindi nyo pwedeng iset ng gano'n ating carburetor. Unang-una, yung klase ng langis na gamit nyo. Yung viscosity niya, yung
type nung kanyang API rating, nakaka-apekto yan. Wala akong langis dito na pang gasolina eh. Wait lang. Eto, toto. Meron ako. Halimbawa na lang itong si Top 1. SAE 20W50 ang gamit ko. Let's say lang na SAE 20W50 ang gamit ko sa aking makina. Mitsubishi Lancer 4G13. Tapos may kakilala ko, Mitsubishi Lancer 4G13 din ang gamit niya. Ang kanya namang viscosity is 10W40. Makaka-apekto ang langis guys sa performance ng makina. So kapag pinihit nyo ang 2.5 turns lang dito sa ating carburetor, hindi nyo makukuha yung peak performance ng makina kasi nga magkaiba tayo ng viscosity. Pati yung tinatawag natin na API rating. API SM ang ginagamit ko. Sabihin na lang natin yung ginagamit ng iba SPI, API SL pa. So mas mababang quality ng langis, so mas mababang klase ng langis yung API SL. So yun palang makaka-apekto na. Next thing, klase ng spark plug na gamit. Halimbawa ako gumagamit ako ng ordinary spark plug. Yung isang naka-Mitsubishi Lancer 4G13, gumagamit ng Iridium spark plug. Nakaka-apekto yun guys. Next thing, yung air filter. Air filter ko, ginagamit ko original na air filter from Mitsubishi. Yung binibili ng iba, na isang naka-Mitsubishi Lancer, replacement lang. O kaya naman, naka-racing filter siya, hindi siya nakaganyan. Nakaka-apekto yun guys. Next thing, yung gasolina na gamit nyo, yung octane rating ng gasolina na ginagamit nyo. Ako ginagamit ko sa kotse ko, XCS, Petron XCS. Paano kung yung ginagamit ng iba unleaded lang? Paano kung yung mag-ginagamit ng iba, yung racing na 97 ng octane rating? Nakaka-apekto yun mga boss. So hindi nyo pwedeng ibase ang pagtotono ng carburetor sa dami lang ng ikot ng screw na yan. Malaking kalokohan yung mga boss. Ang pagpihit ng idle speed screw tsaka idle mixture screw ng carburetor natin eh nakadepende sa response ng makina nyo bawat pihit, especially sa idle mixture screw. Alam nyo ba mga boss na konting pihit nyo lang yan, kahit nakalahating pihit nyo lang yan, magre-response ang makina nyo. Pwedeng sa pagsikip ninyo, gumanda yung andar ng makina. Pwede rin sa iba naman sa pagsikip nila ng kalahating ikot lang, pumangit naman yung andar. So hindi nyo pwedeng bilangin. Malaking kalokohan yung binibilang lang ang pagpihit ng idle mixture screw. Yan. So after kong sabihin sa inyo lahat ng detalye na yon, eto na, umaandar na yung ating makina. As of now, nasa 74, 75 siya. Times 10 yan mga boss. Times 10, ayan. So ibig sabihin 740 to 760 RPM ang ating makina. Ang ating vacuum is at 19.5 inches of mercury INHG. Pero ang ilan bang standard ng Mitsubishi 4G13? Nakalagay dito is 800 RPM. Ayan, 800 RPM. So, nakita niyo na rin pala to. Isa nga rin pala sa pinaka-importanting bagay pag mag-tono tayo ng ating carburetor is not sa tamang ignition timing ang ating makina. So meron akong video kung paano i-set ang ignition timing nitong Mitsubishi Lancer. Panoorin nyo na lang po yun kung paano mag-set with timing light. O kaya meron din naman akong video kung wala kayong timing light. Meron din akong video na ginawa para naman sa mga walang timing light. Okay, so start na tayo. Ayan. Ayan, kailangan kasi makita natin. Tapos itong ating vacuum gauge ngayon yung ilalapit ko. Ayan. So ang unang-una nating pipihitin mga boss is yung ating idle speed screw. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung idle speed screw natin is nandito. So since mababa siya 780 at 790, bababa siya na 740 kanina. So pipihitin ko siya clockwise para tumaas. Ayan, so pinihit ko siya. Ayan, 790 to 800 na siya. Ayan. Wait lang. Ayan, 800 RPM na siya. Yung fluctuating ng kanyang RPM mga boss, ganyan talaga ang makina. Hindi nyo yan masiset na 800 lang tapos hindi siya gumagalaw. Nagbabago-bago talaga yan. Okay lang yon as long as nahihit nyo yung malapit na value. Ayan, so inilapit ko na yung ating mga tester. Huwag lang sanang siyang tumumba. Ayan.
Tapos, after nating ma-set sa 800 RPM, mapipihitin naman natin ngayon yung idle mixture screw yung nandito sa likod. Tinuro ko na yan sa inyo kanina doon sa isang spare carburetor ko, so hindi ko na may papakita sa inyo rito na pinipihit ko siya. Oops, nalaglag na siya. Higa na lang natin yung ating tester. As of now, pinipihit ko clockwise yung aking idle mixture screw. Ayan, bumaba siya. Nakikita nyo, bumaba pati yung RPM natin. Idle mixture screw, guys, ang pinihit ko, ha. Bumaba na siya ngayon sa 740 RPM. Tapos, ang ating vacuum, bumaba rin. Naging 18 na lang siya kanina, 19.5. Ibig sabihin, mali yung pagpihit ko. Sinisikipan ko, nasasakal siya ngayon sa air and fuel mixture. So, pipilitin ko siya, pipihitin ko siya ulit, pabalik, counterclockwise. Oops, sumabay yung ating radiator fan. Guys, pag nagtotono tayo ng carburetor na sumasabay yung ating radiator fan, titigil tayo. Magpipihit tayo, mag-a-adjust tayo na nakatigil yung radiator fan natin. Hindi ko rin inuugali na i-disable muna yung radiator fan kasi baka sa pagtotono natin, biglang mag-overheat yung ating makina. Ginagawa ko, tinitempo ko na lang na pagpipihit ako, nakatigil yung radiator fan. Kaya kung nakikita nyo biglang bumababa yung RPM, gumagana yung radiator fan ko nun. Ayan, nag 820 na siya. Tapos, ang ating vacuum is 19 to 19.5 na siya eh. Pihitin ko pa ng half turn ulit yung ating idle mixture screw. Ayan, nag 830 siya. Makita na maigi. As of now, nasa 20 na siya. 830 naman dito. So kapag lumampas tayo, since nag 830 siya, pipihitin ko naman yung idle speed screw. Pabawas pa, counterclockwise para bumaba yung RPM. Yan, bumaba naman na 770 ngayon. Ayan, 800. Hop, sumobra. Ayan, 800 lang. Tapos, as of now, nasa 20 inches of mercury na tayo. Pipihitin natin ulit yung idle mixture screw. Guys, ulit-ulitin natin ang procedure na to hanggat kapag pinihit natin yung idle mixture screw, hindi na nagbabago yung idle speed natin. Oops, namatay. Ayan, so nasa 800 siya. Kapag pinihit ko pa to at hindi na nagbago, pag bumaba, babalik ko sa dating pihit. Pero pag tumaas, ibig sabihin mas maganda pa yung mixture na yon. Ayan, so medyo tumatagal lang tayo kasi sumasabay nga yung radiator fan. Ayan. Ayan, nag 830 pa siya. Ulit. Yan, nag 840 ulit siya. So, bababaan ko ulit yung ating idle speed. Yan, 800 na ulit siya. Pihit ulit tayo sa idle mixture screw. So, ganyan talaga guys. Paulit-ulit tayong pipihit sa idle speed screw. Tsaka idle mixture screw. Yan, pinipihit ko ulit yung idle mixture screw natin. Oops, bumaba.
Ayan. So kahit anong pihit ko ngayon, hindi na nagbabago yung ating RPM. Yung ating vacuum ngayon is lumampas na siya ng 20, medyo mas lampas siya ng konti lang. Konting-konti lang naman, siguro 20.2 or 20.3 lang. Ayan, so ito yung pinakamagandang setting ng ating carburetor. Nakita nyo mga boss, hindi binibilang yung pagpipihit ng screw. Nakadepende yan sa response ng makina nyo sa bawat turn. Kaya huwag kayong maniniwala mga boss na kapag ka magtotono ng carburetor, binibilang lang, mali po yun. Tapos yung iba naman mga boss, nagtotono ng carburetor, pakiramdaman, pinapakinggan yung makina. Tunog tsaka tining lang nung makina ang pinapakiramdaman nila. Actually, hindi naman ako against sa kanila, pero kung gusto nyo na maset talaga ng maayos yung inyong makina at carburetor sa tama, yung peak performance nya, gumamit kayo ng tuning instruments. I hope mga boss, ngayong araw na to natutunan nyo kung paano yung tamang proseso ng pagtotono ng carburetor mga boss. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at kita-kita po tayo sa susunod ko pang video.